So, andito tayo ngayon sa Gmail. Then, gagawa tayo create account. So, ito yung makikita natin sa create account. Meron ditong pangalan, apelyido, and yung Gmail na gagawin natin. Password and confirmation ng password. So, make sure same password para di magkamali. So, pwedeng makita naman yung pinaka-password dito. Ipakita ang password. Then, yung susunod para ma-fill up natin yung susunod na file. So, ayun. At simulan na natin. So, andito tayo ngayon sa pangalan. Then, itatype lang natin yung pinaka-pangalan. Siyempre, first name nun. Then, next, apelyido. The last name. And syempre, kailangan natin yung pinaka-email na gagamitin natin. Make sure na natatandaan natin to para hindi laging nakakalimutan ang Gmail or password. Make sure na pakisulat sa notes para hindi nyo nakakalimutan ang inyong email and password. And make sure na same password. Then, pwede naman makita yung pinaka-password kung nakikita nyo ipakita. So, makikita nyo yung password nyo. Then, susunod na tayo. Para makita natin yung susunod na fill up. So, kung nakikita nyo yung pinaka second fill up, nakikita nyo yung pinaka contact number. Need natin ang contact number for sending OTP code. So, kung ayaw nyo naman gamitin yung pinaka contact number, if meron naman kayong another email, so, pwede natin siyang gamitin for sending OTP and confirmation to activated ang bago natin gagawing Gmail account. Then, itatype lang natin yung pinaka-email na gagawin natin dito. Yung pinaka-confirmation na dadating ng OTP para sa activated for Gmail. So, medyo binlurred ko lang akin for privacy lang. Kasi yung ginagawa ko itong Gmail nito for example lang ba, for tutorial. Then, pag nailagay na natin yung email confirmation, then fill up lang natin yung birthday. Meron dito yung buwan, araw, at kung taon tayo pinanganak. Then, yung pinaka-gender natin, yung kasarian. So, ayan kung anong kaarawan at kung anong edad. Then, yung pinaka-gender natin. Then, kung gusto nyo basahin, click nyo na lang yan. So, akin, dahil okay na sa akin yun, susunod na. Then, ayan, ibig sabihin niya, yung pinaka-privacy ng Gmail, ipine-explain nila dito kung paano ang magiging issue. Then, sumasang-ayon ako para sa mabilis ang proseso. Then, pag lumitaw na yung pinaka-Gmail na yan, ibig sabihin, nag-work na yung pinaka Gmail na ginawa natin. So, congratulations for the new email. Meron ka ng email kung sa mga gusto mag-apply ng trabaho, magagamit mo ito for sending to the company and other documents na isesend sa inyo or tatanggap kayo. Malaking bagay ang paggawa ng Gmail. So, kung i-open naman natin yung pinaka-inbox natin. So, ang nandito ay, kumusta Estelle? Then, ibig sabihin niya, kinoconfirm ng Gmail na ikaw ay nakagawa na talaga. At kailangan mo pa itong i-verify para hindi siya ma-detect or ma-disconnect yung Gmail na ginawa natin for confirmation. So, ayun, at sa confirmation for verification na maging update ang email natin, at kailangan natin lagyan ng photo tulad ng nakikita nyo yung letter I na yan na walang photo. So, sa second video ko na lang ilalagay yon para hindi siya maghalo-halo yung video na to. Ilalagay ko na lang sa description yung susunod na video kung paano ayusin ang Gmail account and Google account nyo. And then, thank you for watching. Natutunan naman kayo, huwag nyong kalimutan namang mag-like at mag-subscribe dyan. I-click mo na din ang notification bell para update ka sa mga iba ko pang gagawin mga tutorial.